Okay, nasundot natin doon yung estado ng technician noon. So, wala akong reference. Hindi ko masabi kung kumusta na ba yung mga technician noon at ngayon. Ngayon, sa mga viewers ko na parehas ng hanap buhay ko, kumusta na po? Kumusta po yung hanap buhay nyo noon bilang technician at kumusta pong income noon at kumusta po ngayon? Ano pong kaibahan at umasenso na ba? Kumusta na po kayo? Umasenso na po ba kayo? Nakapunda na po ba tayo? Okay. So, ako, mag-share ako ng pananaw ko at personal experience ko bilang technician kung kumusta yung noon at kumusta ngayon. Okay. Kumusta noon at saka ngayon? Teka lang, ikukunin lang ako. Yan. Napunta ako dito sa Marikina. Technician ako. Simulan natin ito. Hindi ko ito ipopromote pero bibigyan ko lang kayo ng ideya. Minsan na lang ako kumain ito ng pizzeria na ito. Kisling. Minsan na yun. Again, inaulit ko, hindi ko ito pinopromote. Ginawa ko lang sample. Way back 2007 or 2008. Ganun. Bagong technician ako dito sa Marikina, galing ng probinsya. Sa probinsya, technician ako. Pagdating ko dito, technician ako. Baguhan pa rin. So, ang price noon, nung pinakita ko, nung time na yon, ang edad ko nun, mga ano siguro, 20 or 21. 9 pesos. Nasa 9 pesos. Kung hindi ako nagkakamali. 9 or 10. Magkano na yung price ngayon? 20 pesos na po yun. 20 pesos na yun. Magkano ang lebo ng TV noon? Dito sa lugar namin, ang lebo ng TV ay 250. Meron pang mga technician na sa bahay lang tumatanggap kahit anong sizes ng TV na ginagawa nila ay 150 lang. Actually, nung bagong salta ko dito, marami mga technician dito na matunog ang pangalan. Yung sinasabi ko na technician na 150 ang labor, walang pesto sa ano, nasa bahay lang. Pero, mahusay na technician yun. Ang singil niya kada isang unit. 14 yan, 21, 25, 29, o 30 plus na TV, mga CRT, ang labor niya ay 150 pesos lang. So dito, sa pinapasokang shop, ang labor namin ng 14 ay 250, tapos 350 naman sa 21. Tapos 400 ata sa ano? Sa 400 to 500 ata sa 25 inches pataas. So nung time na yon, hindi ko lang alam kung ano. Pero maganda ang kitaan nun. Hindi ganun kalaki. Kung pagbabasihan natin yung earnings, eh mas malaki yung pera na pumapasok. Kung babasihin natin sa pera, ha. Halimbawa, ang technician kasi noon, kumita ng 1,000 sa isang araw. Obay, napakalaki na noon. Kumbaga, ang value kasi ng 1,000 noon, ikumpara mo ngayon sa value ng 1,000 ng 2054, malayong malayo. Actually, mga boss, kapag tawag dito, kapag kumita na ako noon ng 500, sobra-sobra na yun. Sobra-sobra na yung 500 pesos na yun. May savings na ako, nakakapag-savings na ako noon. Tapos pag nakachamba ako ng 1,000, talagang sobra-sobra na yun. Savings na, magkano lang yun? Ang una kong ano, way back 2010, ang inupahan kong pesto, yung pinakabahay ko, kasi bahay, tapos ginawa kong shop na nagsulo na ako. 1,000 lang yung renta. Magkano ng parenta ngayon? 7,000? 9,000? parang ganun. Napakalaki. Napakalaki ng diferensya. So in terms of ano, dumagdag lang yung numero eh. Sa kinikita eh.
actually ngayon sa panahon ngayon para sa akin, dapat yung isang technician na may katulad ko na may isang anak na nag-aaral, dapat kumikita ng hindi bababa sa 500. Bakit? Bakit ko nasabi? Unahan ko na kayo. 200 yan, ibabayad mo sa upa. 6,000 tong pisto ko. So, ibig sabihin, kailangan kumikita ako araw-araw ng 200. So, pag hindi ako kumikita ng 200, wala akong pang ano, pang bayad sa upa. Parang ganun. Diba? Plus pagkain pa. So, isipin nyo magkano ng order ng ulam dito sa amin. Magkano na? 75 yung isang order. Tatlong hiwa lang na maliliit na kanin. Tatlong yung 75 na. Magkano yan noon? 25 pesos, 20. Naalala ko nung may pinupuntahan ako dyan sa Caloocan. Sa Raon kasi, pag may wala ka ng ano, pag may wala ka ng mabiling pyesa sa Raon, nagalugad ka na sa mga technician din doon, sa mga pinagtatanungan. May pinupuntahan kami dyan sa Caloocan, sa Grace Park, kinakuya Dante. Sigurado meron sila. Sa mga technician ng CRTTV, malamang kilala nyo si Kuya Dante dyan sa Caloocan. So, napunta ko dyan sa Caloocan dati. Tapos, magkano lang yung ano dyan, yung order dyan. Yung 20 pesos mo dati. Yung 20 pesos mo dati, kakain ka ng ulam. Mayroon ka ng isang piniritong isda, may sabaw ka na, may kanin ka na. Magkano lang yung isda no, na pinirito na isang piraso na malaki na? 10 piso. Ganun kalaki yung diferensya. Ngayon, balik tayo sa ano? Balik tayo sa technician noon, tsaka technician ngayon. In terms of ano, pera na pumapasok, kung pag-uusapan natin yung kung gaano kalaki, yung 3,000 noon, ngayon, mga wala pang 1,000 yan noon. Sa tansya ko lang, mga 1,000, alam mo, siguro. Kasi, magkano lang naman tinikita ko noon. Pero, mas maganda ang buhay namin noon. Kumpara ngayon. Sa totoo lang. Bakit ko na nasasabi? Dati kasi, nung panahon ng CRTDs, siguro kumita ako ng 700 sa isang araw, okay na yung putak-puta na ako din. Meron ako pagkain, may panghulog na. Tapos, meron na ring savings. Sa totoo lang, nakaka-savings kami noon. May tatabi ka pa. May tatabi ka pa. Pero ngayon, hindi na eh. Kumitak ngayon ng 1,000. Ipamalingki lang ng asawa mo, wala na. Parang ganito, hindi na tayo maglalayo. Bago mag-pandemic, kasi talagang ano, lumubo talaga yung ano, kumbaga sumadsad talaga yung kabuhayan kahit sino siguro. Pagkatapos ng pandemic. Aminin natin sa hindi, totoo talaga yan. Way back 2017, 2018, pag nag-grocery kami sa, ano, sample natin, Pure Food, may dala ako na 3,000 piso. Hindi namin maubos yan. Kung ubusin mo namin yan, sobra-sobra na sa konsumo namin sa isang buwan. Diba? Ngayon, pupunta kami. Halimbawa, actually, hindi na kami nag-grocery ngayon. Hindi na namin kaya. Kasi, wala na akong naitatabi. Pupunta, halimbawa, example, meron kaming pang-grocery ngayon, 3,000. Naku po. Yung 3,000 mo, kaya na sa isang, ano, yung parang eco bag na, ano, andun na lahat, eh. Andun na lahat. Dati, pag nag-grocery kami noon, lahat na ng pagkain, sobra-sobra, di lahat ng kailangan sa bahay, bili lahat yun. Tapos may pasobra pa kaming ice cream yan. O ba, makakabili pa kami ng selecta na ice cream. Sobra-sobra yan. Pero ngayon, wala na, hindi na kaya. Kasi mga boss, dito sa akin, sa pulong ng technician ako, o sa pulong ng pamilya ko, meron talaga akong sistema na ginagawa. Meron akong nagpupundo talaga ako. Ang ginagawa ko kasi, dati yung nagagawa ko ngayon, hindi na sa totoo lang. Kasi sa panahon ngayon, talagang hindi na rin maganda yung kitaan. Magkabi ka na tayo. Hindi na rin maganda. Ano. So, magkano eh? Yung 300 po. Yung sinasabi na 64 pesos, mula po yan.
Yung 300 mo ngayon, wala na. Saglit lang yan, ubos yan. Magkano lang ang pamasahe nun sa ano, sa LRT? Wala pa atang ano eh, wala pa atang 25 pesos mula ano eh, Katipunan hanggang ano. Yung pamasahe sa amin simula dito sa Marikina papuntang Cubao, 14 pesos lang ang minimum noon, nabutan ko 650. Tapos nag 7 pesos, nag 8 hanggang sa magkano na ngayon, minimum 13 pesos na, di ba? So may balik tayo, may sistema kasi na ginagawa ko, kaya ako nakasimus. Ang ginawa ko na, nagpundo muna ako ng pera, tapos ang income ko sa buong buwan, iniipon ko muna, hindi ko ginagalaw. Tabi lang yung lahat, income, tabi. Tapos meron kaming nakalaan na pera na ginagastos namin sa buwan na ito. Tapos pagkatapos ng ano yan, katapusan ng buwan na yan, yun, yung lahat ng in-income sa buwan na ito, bibilangin ko yan, tapos ilalaan ko pang SSS, pang PhilHealth, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, sa renta ng bahay, tapos pang 1 month na budget para sa pagkain. Tapos ang sobra doon, savings yun. Ganun ang ginagawa namin lagi. Nakakapag-savings kami noon. Konti lang kita ko noon araw-araw. Siguro, sa isang linggo, tsamba na kung isang beses kumita ako ng 1,000. Pero, nakaka-savings ako. Diba? Napakalaking talinhaga. Kung babasihin mo sa pera, ano, magkano lang labor ko ng 250. Halos ginawa ko dito kasi nung panahon na si ate, 250 lang talaga, 21 man o 14 inches yung tatanggapin mo, 250 lang talaga yung labor ko noon. Tapos after nun, yung pag may sobra, so hatiin yung sobra, may savings, tapos kung may iba pang bilihin, tatabi. So nagawa namin yan hanggang sa 2020. Pagpasok ng 2020, bagsak lahat. Diba, nagka-pandemic tayo. Ay hindi, nagsapol pala yung pagbagsak ko talaga. 2018, nung nag-invest ako dun sa Late TV, tapos pinanganak yung anak ko, so binuhos ko lahat yung savings namin dun kasi cesarean yung ano, cesarean sickness. So binuhos ko dun lahat ng ano. Tapos, yung pera ko naman na pangkuhunan dito sa shop, nag-invest ako doon sa pyesa ng mga Lit TV kasi balak ko mag-ano. Tapos may savings na sana ako pang ano, pang aral sa Lit TV repair. Binaha dito sa amin. Bagsak lahat. Tapos, 2018, 2019, pa-recover pa lang. 2020, nagka-pandemic tayo. Yun talaga. Na, ano kami dyan? One to combination. Kami dito sa Marikina, na one to combination kami dyan sa ano, sa 2020, bakit ko nasabi? Pag job, yung pandemic, parang job lang yun eh. Pag job ng pandemic, lahat tayo walang kita, di ba? Tapos nag-result tayo magpag-vlog kasi hoping na malaking kita na hindi naman pala totoo. Tapos, nung pa-recover na kami, may nagluwag-luwag na yung sistema, may papasok na na mga gawa. November 2020, binaha kami dito. So, yung mga pinamili kong pyesa, naubos yun. Kasi itong bahay ko ay nalubog sa baha. As in, buong ano, nilamon to ng ano. Meron akong video doon sa basic bath. Ilagay ko din sa screen. Nilamon to. So, hindi naka-recover. Buti, dumating yung Tucci Foundation, natulungan kami. Tapos, naka-recover naman ito, pero hindi na talaga. Hindi na. Sa pool nun, hindi na tulad ng dati. Nagtaas tayo ng konti ng labor, pero wala. Hindi na tulad ng dati, sabi ko. Yung repair industry pa, kiramdam ko wala. Kaya nga nang ano yun, buti nga lang eh, parang teasing na lang to sa akin. Ani. Kasi kung hindi ako nagpa-vlog, ang repair ko talaga ngayon, puro electric pa na lang at saka washing. Kasi ayaw ko nang tumanggap ng mga, ano, mga unit na mga ganito, gawa nga bahain sa amin. Hanggang ngayon, na naka-recover. Kaya kung ano, pag-iisipan mo na ano, yung versus na kumikita ka dati ng 1,000
beses na kumikita ka ngayon ng 3,000, magkaiba, malaki ang diferensya. Malaki ang diferensya talaga. Kaya sa mga papasok sa repair industry, pag-isipan nyo. Ang ma-advise ko lang siguro, kung kukuha kayo ng repair, kung papasok kayo sa repair pa rin, tapos magtatayo ka ng shop, mas maganda, may tao kayo. May tao kayo na mapagkakatiwalaan nyo, nasusuportahan kayo, hindi kayo uunsihin, hindi kayo lulukuhin kasi marami din mga technician na bantay sa lakay sa totoo lang. Alam ko yan kasi marami ako nakasama na ganun. Kapag wala yung may-ari, may repair, ibubulsa yung kita. Maraming ganun. At siguro sa pyesa kayo mag-invest kaysa sa repair sa totoo lang. Mas malaki yung i-invest nyo ng pyesa, mas malaki ang bibitay. Yun para sa akin. Pero kung dito lang sa repair, mas maganda pa yung buhay ng mga technician dati. Mura lang, singilan, unti lang, pero hindi ganun ka, ano, hindi ganun kasama ang ekonomiya. Hindi ko lang alam kung makaka-recover pa ako, personally, or ano. Actually, mas marami akong gawa ngayon kumpara, kung pagbabasihan mo, mas marami akong gawa ngayon kumpara sa nung time. Itong mga pila-pila ang gawa, mas marami akong gawa ngayon kung pagbabasihan. Kung itong ganun karami gawa ko noon pa to, siguro mas malaki ang kinita ko. Pero noon kasi makagawa lang ako ng 2 TV, ayos na eh. Makagawa ako 3 electric fan, ayos na eh. Kumbaga yung buhay noon mas maganda pa kaysa. Pero ako bilang isang technician na matagal na, napansin ko paano na tayo eh. Pabagsak na tayo eh. Wala na pupuntahan. Parang pakiramdam ko eh. Yung mga bilihin nga, tulad nung sinampol ko, hindi naman bumaba yung presyo niyan eh. Diba? Hindi naman bumaba eh. Nagtitinda ako ng gaas dito eh. Nagsimula ako magtinda ng gaas eh. Yung kerosene ba, na ginagamit pang linis sa bike, pang linis din natin sa ano dito. So, bumibili ako ng mga 1 litro, 3 litro, tapos itinig ko dito. Magkano nun ang gaas? 35 pesos per liter. Noong pandemic, pumaba. Naging 29 pesos na lang, 28. Pero after noon, ano na, magkano na ngayon? 68, 70. Umabot pa nga ng 80 plus yun eh. Para kulang 90. Hindi naman bumaba eh. Dito na lang tayo sa lid. Alam nyo ba na nabutan ko dati yung lid, 190 pesos lang. Tapos yung yung Rubicon, maganda pa dati ang Rubicon. Ang lead noon ng Rubicon, 90 pesos, makakabili ka. Alam nyo ba yung ito na mismo. Bago mag-pandemic, ang price nito ay 230 or 270 pesos. So kung tama yung pagkakaalala ko, 2019, 230 or 270, andyan lang. Magkano na ito ngayon? Sa raon pa yun ha, 450 na. 450 na. Diba? Ang laki ng diferensya. Ang laki ng diferensya. Ulan na, malakas yung ulan. Umaanggi na dito sa ano? Sa harapan. So, yun lang. Kaya, sa masasabi ko noon at ngayon, siguro mas maganda pa maging siya noon kaysa ngayon. Maganda technology ngayon, mas madali na. Pero kung ako pa pipiliin, mas gusto ko pa rin yung buhay ng technician noon kaysa buhay ng technician ngayon. Siguro mas marami kang mapipili o ma-invest o mas marami. Mas maganda yung overall, yung sitwasyon ng kabuhayan. Kasi napapansin ko, simpleng electronics technician lang dati nung hindi pa ako technician. Mayroong sasakyan, nakakabili ng mga four-wheels, nakakatayo ng ano, nakakabili ng mga property. Pero ngayon ultimo bike. Hindi ko lang masabi, depende siguro sa sitwasyon. Pero ang pinagbasihan ko lang naman yung mga nakikita kong kapwa ko technician at ako personal. Iwan ko lang sa iba. Baka naman mali yung basa ko, pero pinagbasihan ko lang. Yung journey ko bilang technician noon hanggang ngayon. Yun lang mga boss. Sana na-entertain kayo.
at ang pinin ko natin dito ay kasamahan at pero totoo po yan, real to.